Dismayado si Albert sa IESF na tila ba isa ito sa dahilan kung bakit sila nakapuesto lamang sa third place nitong nagdaang IESF tournament na ginanap sa Riyadh. Alam naman kasi natin na hindi nga naging maganda para sa pambato ng Indo ang resulta nitong IESF, pero naibawi naman sila ng kanilang women's team dahil ang mga ito ang siyang nakakuha ng kampyonato. Ngunit gaano nga ba ka-unprofessional di umano ang naging patournament nitong IESF at nakanino nga kaya ang pagkukulang na ito dahil sunod-sunod yata ang palpak na pangyayari sa pag-organize itong IESF sa Riyadh. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah, itabi mo at ako na kaya ano pa ang inaantay natin. Umpisahan na yan, tara! Unang-una bago tayo dumako kay Albert Kabatanga ba, hindi lang naman kasi siya ang may reklamo sa IESF nitong nakaraan, kundi nauna na rin mismo dito yung owner ng SRG na siyang naghawak ng Malaysia sa IESF. Dahil una nang sinabi ng mga ito na ito na mismo yung last IESF na kanilang sasalihan. Na ibig sabihin, sa susunod na IESF, ibang team na ang mag-handle nito at hindi na ang mismong SRG. Ito ay dahil di umano sa unang-una yung room para sa mga teams ay limitado lang. Yung tipong 11 na membro ng isang team, dalawang room lang ang tutuluyan ng mga ito. Ang masama pa pagdating sa pagkain, kailangan pang bumiyahe ng isang oras papunta sa venue dahil yung hotel na tinutuluyan ng mga teams ay hindi pa pala kasama sa package ang pagkain. Ito yung inireklamo ng owner nitong SRG Kabatang ha, pero sa PH team naman ay wala tayong kahit na anong narinig dahil na rin siguro sanay tayong magsiksikan talaga sa iisang kwarto nga lang ay palagpalag na dahil hindi naman mareklamo ang mga Pinoy pagdating sa ganito. Hindi rin tayo nakarinig ng reklamo kina Coach Ducky pagdating sa pagkain, kumbaga kung ano ang available at kung ano yung pwede na abay marunong namang makontento ang mga Pinoy. Sa tingin ko, masyado lang rin yatang yayamanin yung owner ng SRG, kaya talagang nanibago siya nung nakaranas ng ganito sa isang tournament. Dahil ang naging comparison kasi niya ay yung MSC na talagang pang world class ang naging trato sa mga teams natin kabatang. Yun nga kasi ang mahirap kapag masyadong mataas yung naging standard sa isang tournament tapos biglang ganito na kagaya ng IESF, ayun, hindi maiwasang may madismaya. Pero hindi lang naman kasi yan ang inareklamo patungkol rito sa IESF dahil maging yung caster na si Lafel ay tinawag rin bilang worst tournament itong IESF at isa na dyan sa dahilan ay kung ay yung kanilang technical difficulties na mas mahaba pa kesa sa isang game. Yung sa live, na nga lang nila talaga namang maiiyamot ka na lang sa pag-aantay at i-close mo na lang yung pinapanood mo sa sobrang tagal. Tapos, noong mga unang laban pa, hindi mo alam kung saan mo papanoorin dahil sabay-sabay nga ito tapos hindi pa masyadong napaghandaan. Kumbaga sa sobrang yaman ng Saudi Arabia, parang naisipan lang nilang mag-host yung tipong tara, trip-trip lang, bahala na si Batman, may budget naman tayo para dyan. Ganon na ganon ang nangyari noong IESF. Take note kabatang, yung MSC 2024 at IESF ay parehong ginanap sa Riyadh ha? Pero kung magtataka ka kung bakit magkaiba ng pag-handle yung dalawang tournament, habay ito ay dahil mismo sa organizer. Yung sa MSC 2024 kasi ang EWC ang nag-organize niyan at talagang pinaghandaan nila yan kabatang ng mahabang panahon. Pero itong IESF na si Darin mismo ang nag-organize, abay medyo nangangapa pa nga sa paghahawak ng isang tournament. Dito na rin papasok mismo yung patungkol sa inireklamo naman ni Albert at kabatang sinabi niya ito sa kanilang lengguahe ha, pero tinranslate lang ito para sa atin, syempre. Naayon di umano dito kay Albert, yung laban sana nila ng Malaysia para sa second at third place ay medyo kakaiba para sa kanya.
Yung tipong napapatanong na lang daw siya na pwede bang ganitong klaseng setup ang mangyari sa isang tournament. Dahil yung setup nga di umano ay face-to-face matches. Pero hindi lang yung Team Malaysia ang kanilang ka-face-to-face noong mga oras na yon. Dahil yung nasa harap nila, di umano literal, ay mga naglalaro ng Counter-Strike na naka-face-to-face mismo sa kanila na para sa kanya hindi nga ito maayos na setup ng isang tournament. Halimbawa, imaginin mo na lang kabatang ha, na ikaw ay isang player ng larong MLBB tapos nasa isang tournament kayo at ang kaharap nyo ay nasa tournament din pero ang nilalaro naman ay Counter-Strike. Gaano yun kalala yung tipong nakakailang o nakakawala sa focus o tila ba masyadong minadali yung mga pangyayari para rito sa IESF? Dahil pwede namang unahin munang tapusin yung CS o hindi naman kaya yung MLBB para maiwasan yung ganitong senaryo. Pero parang nagmamadali rin sa venue itong IESF kaya humantong sila sa puntong kailangan na nilang pagsabay-sabayin ang dalawang tournament. Hindi ako fan nitong si Albert Kabatang ha, pero syempre para sa akin, sang-ayon rin ako sa komento niyang yun na hindi talaga yun maayos na setup na ganon ng IESL. Ngunit hindi niya, ito pwedeng gawing dahilan Kabatang ha, para sabihing ito ang dahilan kaya sila natalo dahil pareho lang rin naman sila ng sitwasyon ng Team Malaysia noong mga oras na yun na nakaharap rin syempre sa mga CS players. Kumbaga para rito kay Albert, halo talaga yon idol kahit palima lang kayo ni Naki Boy, Sans, CW at Luke na nasa venue dahil sadyang palong-palo yung Team Malaysia, kita mo naman ultimo ang Pinas ay tinalo. Pero speaking of tinalo, maging ang Pinas, abay kong idadaan sa botohan ng M6, abay champion na ngayong mga oras na ito ang RRQ Hoshi. Abay kung titingnan mo lang naman kasi yung nakuha nilang team to support votes ngayong mga oras na ito, abay pumalo lang naman sa 14 million ang boto na kanilang nakuha. Sobrang taas nito, Kabatang ha? Dahil yung ating dalawang pambato na Onyx PH na may 3 million lamang na boto at yung Aurora nga may 2 million lamang, abay patunay nga talaga ito na ang RRQ ang siyang nagmamay-ari ng pinakamay malaking fanbase sa buong mundo pagdating sa larong MLBB. At isipin mo ganito karami ang suporta na nakuha nila pero sa oras na matalo yung mga yan, abay ganyan rin. Karami ang mangbabash sa kanila sa SOCMED at magre-report ng kanilang Instagram. Sa dami pa naman yan, malamang saglit lang talaga ang IG mo sa kanila. Pero dito mo makita na yung M6 ang pinakamagsisilbing tatapos sa lahat ng M-series Kabatang pagdating sa laki ng engagement. Maniwala ka lang dahil nga rin ito sa pagbabalik ng RRQ sa international stage. At oo nga pala, bago ko rin makalimutan, sa totoo lang nakakatakot ang SRG sa kanilang pagkuha ng MSC, IESF at ngayong paparating ang M6 ha? Aba nako po, alam nyo bang dalawa na international tournament pa lang ang kanilang nakukuha ngayong mga oras na ito pero pang tatlo na agad sila sa top 10 most earnings na kupunan sa buong mundo pagdating sa larong MLBB. Uulitin ko, dalawang beses pa lang silang nakakuha ng international tournament. Kabatang ha, kumbaga ganun, ganun lang nila nilampasan agad-agad ang Blacklist International. Kahit pasabihin nating may tatlong MPL champ, isang M3 at maraming beses na naglaro sa M-Series, habay inunahan rin agad ito ng SRG. Pero syempre bago natin tapusin ang kwento natin ngayong araw, abay nais ko munang itanong sa inyo Kabatang, sino nga kaya ang pipigil sa tuloy-tuloy na paghahari nitong SRG na pambato ng Malaysia? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa tila naging reklamo ni Albert para sa IESF maging sa tambak na boto ng RRQ para sa M6. Isama mo na dyan ang nakakatakot na sunod-sunod na pagkuha ng kampeonato nitong SRG. Pipigilan kaya sila ng Onyx PH at Aurora? Yun lamang po at maraming salamat. Stay
updated at parating mag-iingat, kwentuhan ulit tayo sa susunod ha. Hanggang sa muli. Paalam!